na. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. What's up mga detective, nandito ako ngayon sa La Union para kumain ng Pigar-Pigar at Kambing Bulalo. Samahan nyo ako, tatakawin ko na naman kayo. Let's go! So gaya nga ng sabi ko kanina, Pigar-Pigar at Kambing Bulalo yung kakainin namin. Pero bukod dyan, marami din pala silang tinitinda dito na iba't ibang klaseng lutong ulam. At siya nga pala, only rice nga pala dito. Kaya kung bibili ka ng ulam dito, sigurado mapaparami ka ng kanin at kain. May kukwento pala ako sa inyo, yung sili dito, 2 times or 3 times hotter than sa usual na sili na nabibili sa Maynila. Ramdam na ramdam dito yung kick ng mismong anghang nitong sili. Talaga nga namang nagparamdam sa akin to nung nilagay ko to sa sabaw na free na sinerve sa amin. Surprise! Si Pine Kevin. So, parang sili nila, no? Ate, may pinabenta pa ng sili. Sarap ah. And yes, panalo yung sili, panalo yung anghang nun. Tapos yung sabaw, masarap din. Malasa siya at alam mong pinagtuunan siya ng pansin. At hindi basta-basta pakulo lang. Take note, wala pa tayo sa mismong mga in-order natin ha. Maganda ang start natin dito sa food trip na to. Ang Pigar-Pigar nga pala ay street food na sikat dito sa La Union, Pangasinan, Tarlac at mga katabi nitong probinsya. Yung mga original authentic na Pigar-Pigar talagang kara beef ang ginagamit, yung karne ng kalabaw. Pero dito, di ko alam kung karne ng kalabaw o karne ng bak. At kung mapapansin mo, ang ganda, ang dami niyang gulay na kasama. Tinry ko to ng Pigar-Pigar lang muna at wala pang kanin. And surprise, masarap, nagustuhan ko siya. Napaka straightforward lang nung lasa niya, sobrang walang kaarte-arte, parang napakadali lang niluto. Tapos yung quality niya, wala nang intro-intro. Masarap. Yes! Yes! Masarap siya, 'di ba? Tapos only rice. Asahan mo, mapaparami ka ng kain dito katulad ko, sobrang naparami ako ng refill ng kanin. To make it less complicated at mas maintindihan mo 'yung lasa nito, para siyang upgraded ay hindi lang pala upgraded. Sobrang laking level up niya from bistek or beef steak. On to our second dish, 'yung kambing bulalo. Sa mga hindi mahilig o hindi kumakain ng kambing, katulad ni Leslie, hindi talaga ito para sa inyo, lalo itong mismong dish na 'to. Lasang-lasa kasi 'yung anggo ng kambing dito pa lang sa sabaw. Pero yung anggo nito, yung alam mo yung sakto lang na hindi siya yung malansa talaga, pero alam mong kambing siya kasi meron siyang anggo. Kung nagigets mo yung sinasabi ko, lalo kung mahilig ka sa kambing, alam ko naman magigets mo yun. So inulit-ulit ko lang yung gets. Para magets mo, gets? Gusto mo mamaya ng 45? Me personally, nagustuhan ko to. Hindi naman ako talaga diehard fan ng kambing dishes, pero kumakain ako nito. Pero this particular dish, itong mismong kambing bulalo, nagustuhan ko to. Promise, masarap siya. Marami nga lang talagang malilit na buto na talagang meron naman talagang ganito kapag goat food ang kinain mo. At para dun sa hindi kumakain ng kambing, wag na wag nyo nang itry na humigop ng sabaw nito kasi talagang malalasahan mo yung kambing. So itong JS Kambingan nga pala, located siya dito sa may Pugo Rosario Road, malapit sa Pugo intersection. Tabi siya ng Phoenix Gas Station. At kung bumaba ka ng Baguio, puntang Maynila, makikita mo siya sa left side. At kung papanik ka naman ng Baguio galing Maynila, makikita mo naman siya sa right side. So that's it for this food trip. Sana nakasubscribe ka na. See you later, Kira Kids. Bye-bye you!